Libra, hi, welcome to Mr. Queen PH. At ito ang inyong next blessing anytime soon dahil ito isang timeless reading anytime na mapanood nyo to. As long as makaka-resonate kayo, this reading is for you. And if you're interested in private readings, meron tayong link sa description at sa pinned comment. Paki-check nyo na lang kung paano mag-book for a private reading. Okay, so let's see, Libra. Ano yung blessing sa inyo? What's the blessing for Libra? Okay, so you have the first house, which is about yourself. You have Venus in Aries. Wow, okay. So it seems na mas magpo-focus kayo sa sarili ninyo. Oo, kasi this is about the first house, which is yourself, your physical body, your physical appearance, your outlook in life. So having Venus here, ibig sabihin yan, you are going to focus on taking care of yourself because Venus is the planet of love, abundance, aesthetics. So, pwedeng pagtutuunan nyo yung pansin yung sarili nyo, you will do some improvements in your physical self. So, pwedeng new hairstyle, you will do more skincare. Kumbaga, mas gusto mo na ma-improve ang iyong sarili. Ayan. And also, Venus is the planet of money rin, no? So, you will attract more money. Ayan. Having Aries here, I think you are, mas magiging active ka ngayon in becoming more committed sa mga gusto mong gawin, ma-achieve sa buhay. You are also an initiator. So, pwedeng meron kang mga projects, new projects, especially para sa sarili mo. And first house kasi, marami siyang kinocover, like buong mga plano mo sa buhay. Kasi lahat naman yan ay connected sa'yo. Like, you have your own career, you have your or business, or your investments, your relationships. But mas focus ka sa sarili mo. Okay, and then you have, meron ditong now these. I think meron ka na experience na mga delays in the past or limitations na parang pumigil sa'yo para maipursue or magawa yung mga gusto mong gawin. But now, I think yan yung ay nagbabago na, no? Yan ay tinatanggal mo na sa iyong sarili. And having Birkanu here, this is new beginnings. Maaring iba sa inyo, meron kang mga bagong plano for yourself. This can be anything, no? Maaring bagong bahay, bagong trabaho, bagong pananaw sa buhay. And this is also fertility. So I think mas magiging very productive ka, no? Kumbaga, mas focus ka sa mga resulta na makukuha mo if you applied or take action. Kasi ang Aries energy is about taking action, movement, no? Inspired actions. So you're going to be very inspired in your ventures, yung mga gagawin mo moving forward. And speaking of blessings, ayan, so we have Fehu. Fehu is about prosperity, wealth, generosity. So I think you will focus on improving your finances. Mas magiging kaya parang kumbaga magdo-double time, triple time ka ngayon, no? Very much inspired ka sa mga kaya mo pang gawin. Fehu is also about generosity, so I think you will also help others, no? Meron ka rin pagkakataon na tumulong sa iba, mag-share ng blessings mo. Kasi alam mo yung pakiramdam na nawalan, alam mo yung pakiramdam na nag-struggle ka. And now na nakukuha mo na yung blessings na you've been waiting for, you've been asking for, now it's the time to also give back. Kasi the more na you give back to others, tumutulong ka sa iba, binabalik rin yan sa'yo in tenfolds. Okay? So, let's see. Ano pa ang blessings for Libra? Blessings for Libra.
You have the Knight of Wands. Oh, speaking of action, you are really ano, inspired, no? And you are guided rin. Kumbaga ginaguide ka ng instinct mo, ng intuition mo kung saan ka papunta. You are in the flow. You are going with the flow. There is no stopping you, no? Walang makakapigil sa iyo ngayon. You have the Seven of Pentacles, so this is patience. You have some goals here, no? Maybe sa career mo, meron ka mga pinag-iipunan. And there is a potential for success here, no? Kumbaga, just stay patient. May mga bagay na hindi kailangan madaliin. Hayaan mo lang na mag-undergo siya sa isang proseso. Uy, you have the Two of Cups, which is partnership. So, iba sa inyo, this can mean a business partnership or romantic partnership. This is about being in harmony, being in balance, no? Kumbaga, you want, gusto mo kasi ngayon ng ano, peace of mind, katahimikan ng isip. So, anything na makakagulo sa peace of mind mo, ililet go mo yan. And you will focus on your tranquility, no? Yung kapayapaan ng isip mo. You also have the King of Wands. You are so much motivated. Very motivated ka sa mga goals mo. And you're also setting standards. Some of you, meron kayong business na sisimulan. Maybe related sa travel, communication, transportation, ganyan. Or maaring ito ay ano, inclined to your sang-ayon sa iyong ano, sa iyong talento, no, sa iyong mga skill set. You have the Hanged Man. Yes, I think this is something to do with yung ano, perception mo, pananaw mo sa buhay, kasi itong Hanged Man is parang nakakakita ka ng ibang point of view, no? Kung dati iba yung pananaw mo, medyo parang let's say, hindi ka pa evolved, hindi pa mas mature. So ngayon, you're becoming more mature. There's a rebirth, no? Parang pagbabago, bagong ikaw. And ngayon, na nakakapag-reflect ka, nare-realize mo kung ano yung mga pagkukulang mo dati, ano yung kailangan mo pang i-improve sa sarili mo. No? That's why you have the first house here, which is about yourself. You have the Magician, or you have the power. You have the power to make things happen. Kayang-kaya mo na maisakatuparan yung mga goals mo as long as you are believing in yourself, yung mga kakayanan mo. Wow, you have the Queen of Wands here. So this is leadership role, no? And you are going to be more creative. I think meron ka talagang partner dito, no? This can be a romantic partner or someone na napagkakatiwalaan mo. Pareho kayo ng goal sa buhay, ng interest. You support each other. So this can be a romantic partner, friend, family member, or your business partner. So pareho kayo ng vision ng taong to. Kaya you support each other. And dahil dun sa combo na yan, no? Dahil dyan sa combination ng energies ninyo, marami kayong ma-achieve together. True love come to me. Oh, so yung iba sa inyo, ang isang blessing talaga ay romantic partner. There's love. You are attracting love. Oh my God. See? New beginnings. This really makes sense. No? Kasi yung Berkanu, ito, Berkanu is new beginnings. Mm-hmm. You have, wow, oh, diba? Prosperity. This is Fehu. Fehu is prosperity, wealth, generosity. So, yeah, kino-confirm lang ng cards kung ano pa ang parating sa'yo. Kino-confirm lang yung ano, new beginnings, yung prosperity. Let's see. A journey, either physical or mental. So, yung iba sa inyo, pwedeng literal na magta-travel kayo, may mga aasikasuhin kayo, may mga tao kayong kakausapin. Protection from a powerful friend. O, yung iba sa inyo, you have someone in your life na very much protective sa inyo. Kumbaga, sabi nga eh, itong taong to eh, inaalagaan yung pangalan mo kahit wala ka.
You get what I mean. So, temporary problems, of course, hindi naman tayo mawawala ng problema. Meron at merong problema. Ang tanong dyan is kung paano mo siya ma-overcome. So, yan ay temporary lang. Magagawan mo ng paraan yan. Discord among friends and family. So, I think this is something to do with a family issue. Merong hindi pagkakaunawaan. So, maaring yung iba sa inyo, temporary lang yon, no? Maayos rin. So, huwag yun ang i-overthink or isipin masyado as long as nagpo-focus kayo dun sa resolution. Okay? So, that is your reading, Libra. Thank you so much. Bye!